ay gagawin na tutob din ang kanilang mga paniniwala sa kanilang pananampalatayang Kristiyano, uh-huh, ay hindi tayo magiging ganito. In fact, si Damo kanina may sumpa eh. Sinumpa talaga eh. Yes. Ang ating basa. Pero kasi, hindi ako nagsabi noon, Atty. Abad, ha? Yung Biblia. Biblia. Yes. Sinasabi mo, Deuteronomy, sinabi mo kanina na pag ang isang ang nasyon, yeah, ng Israel o isang, yeah, taong tinatawag, yeah, na ang Diyos ay, oh, ay ang Panginoon ay hindi sumunod sa kanyang mga kautusan, siya ay sinumpa at talagang nagiging yung imbis na siya ang pangumangutang, magpautang, siya ang mangungutang, imbis na siya ang maging ulo, siya ang buntot. Deuteronomy 28, That's exactly what is happening now. And that's exactly what Bangon Pilipinas hopes to address once and for all. Kasi all of the candidates, and let's face it, lahat ng kandidato, makikita mo yun, lahat is always for change. Lahat sila, yes, pagbabago, yeah, eh. Yeah. So, sabi nga ni Congressman Biasan kanina, okay, pagbabago magagaling sa bawat isa. Kaya, yeah, lang, kung titingnan natin ng mga sinatawag na kandidato ngayon sa ating halalan, okay, we say that there's traditional politician yung mga karamihan eh. Ang Bangon Pilipinas, makikita mo walang politiko dito, sabi ni. Marami mo nagtataas, who are these people who ano karapatan nyo na kayo ay pumasok sa politiko? Yeah. Magandang tanong yan, ha? Oo. Hindi kayo politiko. Oo. Yun nga ang dahilan. Hindi naman kayo nakita dati pa. Hindi naman kayo nakapag-selfie dati pa. Yeah, yan ang sinasabi. Sabi namin, medyo sabi nga dun eh, do not let the left hand know what the right hand is doing. Alright. Huwag malaman ng kaliwa ang ginagawa ng kanan. Kami yung tinatawag na silent worker. Kaya lang, oo, kasi meron tinatawag na inhibition ng mga tao na huwag kang papasok sa politika, madumi yan. Okay. Huwag kang papasok sa politika, madilim dyan, bulok, okay, yan. Okay. Kung maalala mo, sabi ni Jesus, tayo ang ilaw ng mundong ito. Right. Tayo ang tinatawag na asin. Okay. Bulok ng tema ay ayos. Kaya, okay. Mukhang may problema tayo sa microphone ni Attorney Ramon Sito Ocampo. Yan, ipapasok muna natin sa tayo. At nang sekretary, magkaroon po tayo ng pagkakataong madilig. Kasi yan, yan na lang. It's alright. Anywhere there. Sandali lang kapatid, ha? At nakakaproblema po tayo. Sige nga, pakiano nga. Okay. Hello, testing. Alright, okay, yeah, go. Okay, sige. Dami ko na sabi, eh. Hindi. Ito lang naman, konti lang naman. Okay. As I was, ang, yeah, sinasabi nga kanina, yeah, ang sabi kita, sabi nga, bakit nga bigla kami pumasok, no? Kasi merong inhibition na yung mga matitino at, yes, tinatawag na matitino. Correct. Sabi sa amin, huwag kang papasok. Ako nga, nung pumapasok dito, sabi, huwag kang papasok dyan, madumi yan. Right. Yung sistema ng, ng politika. Yung kaibigan ko nga, eh, sabi sa akin, hindi kita iboboto dahil ayaw kong madami ka sa bulok na sistema ng Pilipinas. Wow. At sabi ko naman sa kanya, how can we, you know, how can we solve the problem of our country? Yung mga taong dapat pumasok sa politika, hindi papasok dahil, yes, madumi, dahil bulok. Yes. Yes. E di ba sabi ko, tayong ilaw ng mundong ito. That's right. Tayong asin ng mundong ito. Yung bulok, dapat tayo ang maging tulay upang magkaroon ng pagbabago dyan. Yes, sa yes. So, may nagsabi nga, na, kung may nagsabi ito, sinasabi, columnist ako sa Amerika. Eh. Uh-huh. May nagsabi na, kung sino man nagsabi na yung matitinong tao, ay hindi dapat pumasok sa politika. Yes. Dapat, sabi ko, dalhin sa luneta at parin. For high treason. Ha? Uh-huh. At panyero kasi, uh-huh, this is one of the biggest lies perpetrated in Philippine society na pagbatino ko pumasok sa politika. I think almost everywhere. Nga, pero, yeah, pero paano maayusin kung di mo, kaya nga, di ba, always been ang problema nating bansa is that it's always the choice of the lesser evils. Uh-huh. Why? Bakit? Kailangan choice of the lesser evils lagi. Why can't it be a choice between, you know, what is the good and the better? The better or and the best? Light and darkness or fire or water, the blessing or the curse. Why is it always, ito, okay na to, babaero lang naman to, ito, medyo lasenggo lang. Ito, magnanakaw, pero hindi masyado. Hindi masyado. Pero, ba't gano'n, wala ba tayong karapatan na mamili ng mga tao na alam natin na dahil may takot sa Diyos, uh-huh, hindi naman, hindi mo sabihin, hindi naman nagsilbi. Maaaring hindi nagsilbi sa publiko, uh-huh, pero nagsilbi sa isang kumpanya, katulad, uh-huh, ko, negosyante ko eh, right, abogado ko, may, yeah, akong mga negosyo sa Amerika, uh-huh, naging preacher, yung aking, ang sabi nga, ang Senado kasi, uh-huh, let's face it, is the highest lawmaking body in, that's the right, country eh. Uh-huh. Abogado ko sa Pilipinas, uh-huh, abogado ko sa California, yeah, abogado rin ako ng batas ng Diyos. Oh, okay, tama na. Sabi nila, ideal ka dyan dahil lawmaking body. Eh. Tama yun. It's very, alam mo, yung end, uh-huh, or lang, laking depression nun. Alam mo, uh-huh, naman yung sa batas, uh-huh, pag sinabi, uh-huh, end or, ang laki na nun. Ang laki na nun. Pwede mo na, iba na yun. Iba na ibig sabihin nun.
Pero kung let's say, I mean, hindi ko matinatawaran yung kapabilidad ng mga kandidatong hindi abogado. Kaya lang, I really believe that the best qualified, the most qualified candidates are lawyers, since we are supposed to be the highest lawmaking body. That's right. Hindi naman sa akin, but again, with all due respects to the other candidates, hindi ko man sila tinatawaran. Kaya lang, yun na nga yun eh. Lawmaking, hindi naman to administrator That's right. That's why... Alam mo, ang madalas kong sabihin, Attorney Ocampo, kandidatong senador ng Bangon Pilipinas Party, madalas ko sabihin, pagka ang isang opisyal ng gobyerno lumaki na walang aral salita ng Diyos, hindi niya kasama ang Diyos. Amen. Di ba? Pagka hindi niya kasama ang Diyos, sino ang kanyang kasama habang siya lumalaki? Sigurado ang kaaway ng Diyos. Amen. Ang demonyo. Kung ang demonyo ang kanyang sinamahan, dahil hindi siya lumaking kasama ang Diyos, dahil wala siyang aral salita ng Diyos, ilagay mo siya sa anumang posisyon at makikita natin na gagawa at gagawa ng katiwalian. Bakit? Hindi niya alam kung ano ang turo ng Diyos sa mga namamahala. Ano ba sabi ni Kristo sa Marcos 10:43-44? Sino man sa inyo ang nais maging pinuno ay dapat maging alipin ng lahat. Kaya lang ang nangyayari sa Pilipinas, iba. Sino ang nagiging pinuno? Siya ang hari na. Right. Nakalimutan na yung ipinangakong pagsisilbi sa mga nasasakupan. Right. Alam mo, yun ang nakakalimutan, public service. Right. It says public trust, no? Yes. In fact, sabi ni Lord, di ba sabi si John tsaka si Santiago, sabi, Lord, pagka nang punta ka sa kaharian mo, ako sa kanan, ako sa kaliwa. Yeah. Kaya sabi niya, no, alam mo yung mga hentil, yung mga tao na sa position, they make their importance felt. Yes. That is not the way it should be with you. Don't say it. Sabi mo kanina na yung mga gustong maging una pinuno ay dapat maging alipin ng lahat. In fact, when we launched yung Bangon Pilipinas nung February 9, yes, ang una namin ginawa sa symbolic gesture of servanthood, hinugasan namin ang paa ng mga mangisda, magsasaka. Yun pala yung ibig sabihin nun. Servanthood eh. That's right. Tanong ko sa iyo, is there any candidate out there who, si Brother Eddie, nagulat din ako, talagang he really washed the feet of the ordinary Filipino. That's right. To show talaga the Filipino people na ibang klaseng grupo itong Bangon Pilipinas. That's right. Talagang, nakalang maglingkod. Nakalang namin magsilbi kasi sinasabi nga namin, 6 na taon lang bigay nyo sa amin. Yes. Walang korupsyon. Bagong Pilipinas ay babangon. We've tried all the traditional politicians. We've tried everyone. But we're asking the Filipino people, nasubukan naman nila yung mga talagang taong may takot sa Diyos. Karamihan sa amin, pastor eh. Yes. Ako, preacher. Brother Eddie, evangelist. Yes. In fact, we are the only political party, mind you, Peñero, na sumama sa amin ng MNLF tsaka MILF, if you think about MNLF and MILF. Oo, kasi sabi sa amin ng MNLF, MILF, si Chairman Nurmi Suarez, sabi sa amin, alam mo, gusto na rin namin ng kapayapaan sa Mindanao. Mm-hmm. Kaya lang, wala kami nakikitang credible group except you. Kaya nga, tinataya nila ang kinabukasan ng kanilang mga anak. That's right. Kinabukasan ng kanilang apog. Kinabukasan ng Mindanao. Yes. Sa Bangon Pilipinas. Kaya sabi nila, ang problema daw sa Mindanao, Panyero, Patas, is graft and corruption. Yes. Kasi, meron kong kausap na pastor, Baptist pastor, dati sundalo. Yes. Nagtataka sila, lagi na lang, binobomba siya, talagang walang, di parang sinabusan na armas yung laban. Right. Isang ginawa niya, kasi siya sa armory, kinulayan niya yung bomba na nagaling sila, no? Kinulayan niya ng yellow, green, whatever. E di, misa, binomba sila. Yung bomba kinulayan niya, yun ang bomba. Dumalabas, yung bomba na nasa armory nila, binibenta sa kalaban. Binibenta pala sa kalaban. At yun ang ginagamit laban sa kanila. Talaga naman, malaking perang gira. That's right. Matindi yan. Kaya nga, sabi nga ni Noor, ayaw namin ng gulo na, kaya lang, wala kaming choice eh. That's right. Patayin kami ng kalaban eh. That's right. Pero, si Brother Eddie lang at ang Bangon Pilipinas, nakikita nila na partido talagang magpapabago ng bansa. Yes. Kaya, if the, ito na eh, talagang na, kayo ng pag-asa ng bayan, ng ating bansa. Nilapitan sila ng lahat ng mga partido, lahat ng malaking partido, Nurmi Suarez, Nurmi Suarez. Right. Basically, okay. Meron niyang enigma yan eh. Pag sinabi mong Suarez, siyempre. Muslim yan. Whatever he is. That's correct. But, he specifically told Brother Eddie and Bangon Pilipinas, you are the party that we see hope for this country. Wow. Kaya nakikita lang may pag-asa mag
kapag bigay ng kapayapaan at kaginhawan sa Mindanao. Ayaw na rin nila ng gulo. Napakaganda yan. Yun ang sinasabi. Sana matranslate into actual votes and support. Yang siya pangakong yan ni Nur Niswari sa Bagong Pilipinas Party. Maraming taga Mindanao na nagpapakita sa amin, sinabi sa amin na sa kay Brother Eddie at Bagong Pilipinas sa kanilang suporta. Kaya nga kami sa Bagong Pilipinas Brother through Brother Eddie ay nagsasabi sa mga Pilipino na wala daw kami sa survey pero yes.